Sawasdee ka, Baklang Panget in Thailand. Dito tayo sa may Happy Land Center, isang shopping center dito sa may Bangkapi din. Tapos napadaan ng bakla. Tapos since nagugutom na rin ang bakla, try na rin nating kumain ng isa sa mga restaurant or kainan nila dito sa may malapit dito sa may Happy Land Center. Isa itong kainan na maliit na kainan, hindi siya restaurant, totally parang food court ka rin, mga kakanin, mga pagkain ng Thai, lalo na malapit ito sa palengke at at the same time yung shopping malls na rin, so medyo madaming silang customers na mga Thai. Try natin kumain ng ating brunch kasi 11 o'clock na rin, hindi pa nakakakain ng baklang Panget. Kaya tara, samahan niyo ako na kumain sa isang kainan nila dito. Ito guys yung kainan. Papasok na baklang Panget. Alright, church ha. Tara, ikot muna tayo ng baklang Panget. Ito yung mga pagkain nila. Ayan, karinderya. Kaya kainin ni baklang Panget sa araw na ito. Ito for halal, Muslim. Siyempre, inumin. Kailangan natin bumili ng pinuhin. Ito na mga take out na rin nila. Ito may kakanin din. Oo. Si Manong. Ayan. Ito yung nasa loob. Ayan. Ikot-ikot tayo. Ikot-ikot. Ayun. Ito yung favorite ko. Kaya dito tayo bibili. Khao Man Gai. Ayan guys. Ito ang ulam ko. Khao Man Gai. Or yung boiled chicken. Ayan si Mana. Ayan si ate. May kasama siyang cucumber. At syempre, yung boiled chicken. Ulam natin with the rice. Ayan, kunin ko na muna. Tole kap? 40 baht. Ito yung kainan guys. So, ito may pa-TV sila. Medyo konti pa lang yung tao ngayon kasi wala pang 12 o'clock, pero pag lunch time maraming tao dito. So guys, ayan, may TV din dito, may electric fan, tapos may TV din doon. At syempre before tayo kumain, kailangan natin mag alcohol muna. Guys, kain ng baklang Panget. Ito, naka-sealed din yung kutsara nila. Ito yung sausawan natin, guys. Pasensya. Hindi masyadong makita kasi walang gamit ang baklang Panget. Ito, sausawan. Maa-hanghang. Wow, ang hanghang ito. Khao Man Gai. Boiled chicken, tapos may kasamang rice, tapos may kasama rin siyang ano bang kasama niya? May kasama siyang pipino. Ayan, pinakalimutan ba kailang bakit yung sabaw? May pasabaw din sila dito, parang Pilipinas, di ba? Tara guys, hindi ko maibaba yung ano,
yung camera, walang maghahawak, mahuhulog. Pinatid lang ni Baklang Panget sa kanyang bag. Isa pa lang ito sa mga favorite ko ng pagkain dito sa Thailand. Kasi sa kabilang apartment ko dati noon, sa baba lang, may restaurant ng ganito din. So, pag tumad ang baklang magluto, baba lang, kain, tapos pasok na rin sa trabaho, papasok sa trabaho. Kaya, nilaga lang siya, pero madami siyang herb. May mga herb spices na nakalagay dun sa loob. Kaya masarap. Tapos, samahan pa natin ng sausawan nila. Ayan. Ayan, guys. Oh, di ba? Manghang. Sarap. Dapat matry nyo rin to kasi nagkalat sa Thailand. Kahit mga maliliit na stalls meron sila. Sa kalsada, sa may mga bus stops na malapit din. May makikita kang gantong stall, Khao Man Gai. Yung manok sinasabit nila. Tapos dun, yung mga boiled na manok, doon sinasabit. Tapos doon na sila kukuha ng ihiwain nila. Tapos pipit-itit. Tulad kanina. Right? Ba yung lasa ng yung nila sa yung natin? Ito matamis. Nilalagyan din nila ng dugo. Dugo ng manok. Ayan. Kasama siya. Try natin siya. Boil din yung manok. Ay, boil din yung dugo ng manok. May sakamang pipin, ha? Kainan na to, malapit siya sa shopping mall. Tapos malapit din to sa sakay ng sumteo. At the same time, malapit din ito sa may sakay ng mga bus. So, kung nagugutom ka, dito na lang kumain. Mas mura lang. Ito, 40 baht. Ang presyo nito, 40 baht. At wali may sabaw. Naiwan ni bakla yung sabaw. Kalimutan. Ayan lang natin. Ayan guys, kain mo na ulit. Ito, itong baklang Panget in Thailand. Kumakain ng Khao Man Gai. Or boiled chicken with rice. Hanggang sa muling vlog. Kakainin ko muna ito. Buti natin guys. Hanggang sa muling vlog po. Maraming salamat sa panonood. Sadikap. Baklang Panget in Thailand. Please click like and subscribe. Hanggang sa ulitin. Bye bye guys. Ingat. Stay safe.